mahal dahil kakain kami ng Samgyup. Nag-crave lang si Daddy. Yeah. I don't know. Playhouse. I don't know, my love. Ayan, wait lang. Mag-withdraw lang ako. Wala kasi akong cash. Kulang. Wait lang, ha? At least we tried it, right? Yeah. Are you happy? Last time in Times Zone, I didn't know how. Oh, yeah. But now you know. Yan. Sakto. Mag-11 na. So, start na. Maaga kayo magla-lunch ngayon. Kasi after ito, BGC na kami. Tapos marami kami activities until Monday bago balik hayod na ulit. Hey. Love you. Love you. So much. Para kasi Hugo pa nag-I love you. Huli yung so much. Mag-awa nga talaga. Haba na ng hair ni Dad. Oo, bas clean na siya ngayon. Wala ka 1 year na to eh. Kala kami ni Kuya dito. Hi, ano name mo? Alvin po. Alvin, hi. Kaya lang kami naka-ano eh. Gamit kasi ni Hugo yung phone ko. But sobrang busog. Thank you, Lord. For everything. Grabe. Ah, hindi ko pala nakwento sa inyo. Nag-try kami ng Samgyup sa may sa amin. 199 yung pork, 299 yung beef. Go! Ah, let's go up there. Let's go. Okay, okay. Let's go up. Let's check the ping pong. Come on. Wait lang. Mamaya ako nagkukwento sa inyo. Present loudly. And this action. This... Let's go na, let's go. Kinukwento ko sa kanila, nag-try tayo nila mama ng samgyup. Although masarap yung sauce nila, pero hindi ganun ka quality yung beef, pero yung sa sauce masarap. Tapos yung cheese nila parang 60 pesos isang order na ang liit. Ay malaki. Pero hindi quality yung ano nila. Pero what do you expect kasi? Pero pwede na siya sa mga nagpa-budget na biglaan na gusto mo lang matry ng something new. Pero kapag talaga may budget ka, pag-ipunan mo na lang talaga din samgyup, talagang sobrang sulit talaga. Aray ko yung ay, isang ganyan. Gusto na lang niya palagi ganyan. So, ayun. Fishbomb. No. Fishbomb. Bago ko matulog, yun nakakaloka. Nag-ano pa yung Spanish bread ni Mama. Buti may natira pa dun. Bago niyang favorite yan.
that? Until... What? Until now, busog pa din ako, pero kailangan kong kumain. Magtataho. Uy, so cute! Magtataho na lang ako. When Scott becomes ito yung pinaka last meal ko. It's a tiger. Ayan. Tapos, wala. Ganito na naman yung Saturdays namin. More on Hugo na talaga. Tapos, yeah, it is. It's a real cat. Why is it there? I don't know. See? He's closing his eyes. Ayan, di ba? Sabi ko yung Saturday. Kaya mas hindi na ako nakapag-vlog kasi more on Hugo na talaga. Tapos, wala. I mean, hindi na katulad before. Pero, I'm trying my best naman to update you guys. Para naman may ganap-ganap. Tapos, i-follow nyo na ako sa TikTok tsaka Instagram. Kasi doon ako talaga mas everyday na, halos everyday na nag-update TikTok or Instagram. Usually Instagram. Tatapon ko na lang ito kasi kala ko gusto ni Daddy. Nagka-cut na pala siya ng sugar, na? Nagka-cut ka na ng hat? Oo, nagka-cut na siya ng sugar ngayon. And ayun, as much as possible, kasi may minamaintain kaming weight. Kasi the more na mas mabigat ka sa height mo, syempre mas mahirap gumalaw, di ba? So, paunti-unti kasi si Daddy naging talaga siya. Ha? Huh? I'll check if I have coins. Wait. Kaya na yung chika. Siya muna. Go! Nakatuwa lang talaga sa batang to. Very independent talaga siya. Ang daling kausap. Wala kaming talagang nagiging problema sa kanya. Ano, nakakatuwa. Sobra. Wala. As in, parang, alam yon. Parang na kami may kasamang matanda sa bahay, no, Daddy, no? Why? Yikes! Para lang kami nagbabahay-bahayan lagi sa bahay. Walang drama or anything. Parang alam mo yun, yung parang minsan iisipin mo, maging grateful ka talaga kung anong meron ka. Kasi yung mga ganong bagay na wala. Although, syempre, may mga kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, pero nasa sayo talaga yun, paano mo i-handle yung mga bagay-bagay, paano mo siya masusulit, or paano mo siya masusolusyonan, or paano mo siya magiging, may isip na maging happy ka na lang. Kasi marami kang bagay dami kang bagay na dapat ma-appreciate at maging grateful talaga. Wait, baka ma-copyright ako. Yung sinasabi ko, talaga maging grateful at thankful ka lang sa buhay, tapos maging, alam mo yung healthy ka, and at peace kayo sa bahay, yun lang talaga, sobrang priceless talaga. Ang ganda ng bagong Isuzu, Daddy, oh. Para siyang Range Rover, no? Ang ganda ng bagong MUX ngayon. Grabe, tignan nyo, ah. Guys, ang ganda na. Tignan mo yung likod niya. Sobrang ganda. Oh, para siyang Range Rover na malaki na, ano. Realize ko, nasa sayo lang talaga kung paano mo ma-appreciate yung buhay. Paano ka magiging grateful at thankful sa lahat ng bagay at kung anong meron ka. Kasi talagang iba yung masasabi mong at peace ka. Ganon. Parang sarap lang na gumising ka sa umagang, isipin mo lang yung goal nyo, yung family, okay kayo. As wala nang iba, wala nang chismisan or anything unlike before. Para ang dami kong nasayang noon. Pero wala akong regret sa mga Pasko. Kasi kung hindi ako dumaan doon, hindi ako matututo. At hindi ako ngayon kung sino yung pag-iisip ko kung ano ko ngayon. Diba? Ayan, may event pala dito. Kanina yung parking, hirap na hirap kami. Pero nag-antay kami kasi mura talaga yung parking dito compare sa kabila. No, Daddy, no? Kasi, Patience is a virtue. Ha? Patience is a virtue. Yeah, correct. Mag-ano muna ako? Magtataho. Tsaka ako titingin. Oh, mag-unit na daw si Daddy. Wait lang naman ito. Wait lang, guys, ha?
alam kasi gusto nung Hugo maglaro ng Lego. Libre lang. Free lang. Decathlon, libre. Sa Lego dito. Libre lang, diba? Happy na siya. You don't need to spend. Mas, you want something from Toy Kingdom? No. No, diba? No talaga. He just wants to play. He just wants to play. Gusto niya lang talaga maglaro. Tapos wala siyang binibili. Tignan niyo. Yung kaligayahan ng anak mo kasi kasalanan naman namin kung nagising kami ng maaga kasi nag-training kami kanina, tumakbo kami, so you have to deal with it. kahit pagod anto ka na, pero wala, kailangan. Unfair naman kay Hugo kung sasabihin mong uwi na dahil lang sa ano, pero wala, ganun ka lang. Oo. In fairness naman yung stamina, pero parang pagod ka lang. Pero pag nasa bahay ka naman, wala na yung pagod mo. Pag nasa labas ka na. Pero at least happy na. Laking tipid kasi pumunta kami dito, hindi lang para bumili. Never talaga siya. Jollibee na lang. Hindi kami pumunta dito para bumili lagi ng toys. Kung napapansin nyo, hindi talaga kami palabri ng mga laruan. Kasi hindi niya rin trip dito. Kung sa mga sports shops ba, like Decathlon, mas mapapabili ka pa doon ng kailangan nyo or kapag kailangan lang talaga. Pero pag dito, hindi talaga siya nahilig sa laruan. Ayan, as in. So, may yung gusto niya. Tapos, okay, mga wall climbing, mga activities talaga, mga ganyan. Pero yung laruan, hindi talaga. Hindi, para bakit ba? Hindi rin siya namulat. Hindi rin natin siya pinaano ng mga laruan. Kasi, sports. Kahit yung mga last time nga mayroon itong event ng Nickelodeon, yung color blue na mascot. Kilala ng mga bata, pero si Hugo kasi yung mga pinapanood dito, mga what if na sa YouTube. Alam din niya yung mga year, kung kailan na-build yung ganitong... Hindi nga, interested sa mga superheroes. Eh. Hindi nga, ikaw baliktad kayo, no? Kasi ako lumaki ako ng walang iPad eh. Sabagay. Pero at least pinapanood niya, hindi mga pangbata. Kaya namin sinabi siya sa akin na build daw yung isang building, parang 19-something ko. Ay, something ko, pong-kopong pa yun. So, yan siya. Iba talaga yung trip niya. Siguro depende rin kasi kung ano yung pinapakita or pinapa-involve mo sa anak mo. Ganun pala talaga. Ang dami namin natutunan as parents din or as parents na sa pagpapalaki pa rin talaga lahat. Ayan, kung paano sila magiging independent. Ako, panic ako. Pero pagdating kay Hugo, kinalakasan ko yung loob ko. Kasi yun ko lagi siyang mag-depend sa akin. Alam niyo yun. Gusto ko, ayan, buto na independent siya. So, naniniwala ako sa pagpapalaki talaga. And ang advantage lang kasi is kaming dalawa ni daddy na nagpapalaki. Walang nangyayalam na kahit sino. Kasi kami lang naman sa bahay. So, hindi siya nalilito, hindi siya na-spoiled. So, hindi ko naman sabing magpapaka-perfect kami or what. Pero siyempre, sa as magulang, marami tayong matututunan. Ang masasuggest ko lang, kasi nakita ko yung pagpapalaki ng lola ko, tapos maraming nakikialam, ganyan. Compare sa inyong mag-asawa lang talaga. Ayun. Kasi minsan makukonfuse siya, ganyan. Ay, wow! Kung sino yung susundin niya, minsan masuspoil. Pero yan, talagang pag kinausap mo yan, makikinig siya. So, yun yung advantage siguro pag walang anything na sinong ini-involve sa pagpapalaki. Kayong dalawa lang talaga at hands-on kayo as much as possible. Yun lang naman. So, after dito kakain, hindi ko alam kung makapag-goodbye pa ako sa vlog. But if ever yung ako makapag-vlog, alam niyo na yan, guys. So, yun lang. Ayan, antok na rin talaga. Pagoda.